ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Puno ng mga mukha ng kandidato ang bawat pader at poste ng Barangay Mabuhay dahil sa paparating ng eleksyon. Aligagana ang bawat partido sa pagbibigay ng mga papel na may mga mukha ng politiko. Ang dating tambay na pasaway sa barangay ay tumakbo bilang SK chairman. Ang dating chismosa ay tumatakbo na bilang kagawad. Lahat ng mga salot sa lipunan ay makikita na rin sa listahan. Wika nga nila, wala naman daw masyadong kwalifikasyon sa barangay. Basta may plataforma ka, kahit walang kwenta, ay maaari kang tumakbo. Isa si Mikel sa mga nagnanais manalo sa pangbarangay ng halalan. SK chairman ang kanyang tinatakbuhan. Wala siyang kalam-alam sa politika at simpleng ML boys lang siya sa kanilang pamilya. Napilitan lang naman itong tumakbo dahil sa kagustuhan ng kanyang ama na si Sito. Dati kasing kapitan ng barangay ang kanyang ama. Maraming naniniwala na kaya ito natalo sa pangalawang termino ay dinaya ito ng katunggali. Hindi matanggap ni Mang Sito ang pagkatalo. Kaya ang anak niya ang nais niyang magpatuloy ng kanyang nasimulan. Walang nagawa si Michael kahit na tumanggi pa siya. Sunod-sunuran lang siya sa iniuutos ng ama. Dahil kung hindi, ay malilintikan naman siya nito. Ilang araw na lang ay magsisimula na ang halalan. Hanggang sa mga sandaling yun ay hindi pa rin natatapos ni Mikel ang kanyang speech na gagamitin sa kanilang meeting di avance. Paano ba kasi gumawa nito? Hindi ako marunong nito eh. Kakainis naman kasi si Papa oh. Bakit ako pa kasi napili niya? Eh pwede namang ikaw kuya. Sabi ni Mikel sa nakatatandang kapatid na si Rosano. Huwag ka nang umangal. Buti nga ikaw napili ni Papa eh. Ibig sabihin, may tiwala siya sa'yo. Saka magandang stepping stone ng SK ha. Kapag nanalo ka dyan, pwede ka nang tumakbo ng kagawad naman sa susunod. Hanggang sa makapagpakilala ka na sa mga tao. Kapag kilala ka na nila, pwede ka namang sumubok sa pagiging kapitan, di ba? Saad ni Rosano na kumukumpas pa ang kamay. Dami mo namang sinabi. Dami mo palang alam eh. Bakit kaya hindi na lang ikaw? Sarkastiko pa rin sabi ni Mikel habang hawak pa rin ang scratch paper at ballpen na nagtatae. Eh kasi nga, mas matalino ka, nakapagtapos ka, ako hindi. Eh ano naman, ikaw may trabaho, ako wala. Mas okay ka pa nga eh. Mikel, sa politika, kailangan dyan may narating ka. Walang binatbat dyan mga patapon. Kuya naman, bulag ka ba? Si Aling Rusi nga oh, reyna ng chismis, natakbong kagawad. O pustahan tayo Mikel, hindi mananalo yan. Isipin mo si Aling Rusing, mananalo bilang kagawad. Eh baka mamaya eh maglagay ng maraming chismosa yan sa bawat kanto. Unang proyekto, 100 tao na tagasagap ng chismis. Ikakasab by Aling Rusing, o diba? Ang pangit. Natawa na lamang din si Mikel sa pinagsasabi ng nakatatandang kapatid. Pero seryoso Mikel ha, alam mo, pinagdarasal ko na huwag ka manalo kasi ayaw kitang ma-stress eh. Mas magaling ka kasing mag-ML kaysa sa politika. Mas kilala ka sa gaming. Tsaka ayaw ko ma-stress ka, lalo na ngayon. Ayaw kitang dikitan ng mga ano. Nagsalubong ang kilay ni Mikel. Nang mga ano? Bahagyang lumapit si Rosano sa kanyang kapatid. Sandali pa itong sumilip sa labas para alamin kung may makakarinig. Mikel, kagabi, narinig ko si Papa at si Mang Alorde. Pinag-uusapan nila yung mga politiko na kumakapit sa mga kulto para manalo. Ginawa daw nila, parang hinihipnotismo nila yung mga tao sa gabi bago ang botohan. Tapos,
Sure win na daw yun, landslide. Eh, ayaw kong makuha ka nila eh. Kasi sa pagkakarinig ko kay Mang Alorde, kapag nanalo ka dahil sa kanila, kailangan mo silang bayaran. Eh, hindi ko alam kung anong bayad yun ha, pero palagay ko, mabigat na kabayaran yun. Pabulong na kwento ni Rosano. Ano? Kulto? Oo, Mikel. Uso daw yun ngayon. Dito sa probinsya natin, matagal na raw yan. Kada eleksyon, magugulat ka nalang biglang mananalo yung mga walang kwentang tao. Yang si Aling Rosin, pwedeng manalo yan kapag ginawa ka niya ng kulto. Hindi mo alam yun? Yan kasi, puro ka ML eh. Sandaling napaisip si Mikel sa sinabi ng kanyang Kuya Rosano. Bigla niya kasing naalala ang pinag-uusapan ng mga ka-teammate niya sa gaming ng mga taga-Maynila. Binibiro kasi siya ng mga yon sa kanilang group chat na kesyo sa probinsya daw nila Mikel sa kabanatuan, usong-uso ang mga kulto. Eddie, wow! Tanging sabi na lamang ng binata. Hindi kasi nito alam ang kanyang sasabihin. Kahit na may parte ng utak niya ang naniniwala sa haka-hakang yun. Wala naman siyang panahon para intindihin pa ang bagay na yun. Ilang araw na lang at hindi pa niya tapos ang kanyang speech. Bahala ka, sinabihan na kita. Basta ako, nagpapaalala lang ako. Sa oras na mangyari sa iyo yung sinasabi ko, umiwas ka na kagad sa kanila, ha? Wika ni Rosano sa kanya. Tumango na lamang si Mikel. Pinagtuunan na lamang ni Mikel ang kanyang ginagawa. Pagdating ng hapon ay pinuntahan na niya ang kanyang kapartido, si Japs. Tumatakbo naman itong SK kagawad. Pre, ayos ka na ba dyan? Kanina ka pa iniintay ng mga kasama natin oh. Magmi-meeting tayo. Bungad ni Japs nang pumasok ito ng bahay nila Mikel. Dire-diretso ka lang ah. Kapal ang mukha mo ah. Uy, maghintay ka dyan. Tataposin ko lang itong nilalaro ko. Wika ni Mikel habang tutok na tutok ang mata sa screen ng cellphone. Mamaya na yan, Gagi. Galit na yung mga kapartido natin oh. Ilang minutong hindi tumugon si Mikel. Maya-maya ay narinig na ni Japs ang tunog ng pagkatalo. Yan, buti nga. Natatawa na lamang si Japs. Isinilid kagad ni Mikel ang cellphone sa kanyang malalim na bulsa. Tara! Sabi ni Mikel. Nang makarating sa venue, ay silang dalawa na lamang ang hinihintay. Kagaya ng dati, tahimik lang na nakikinig si Mikel. Hinahayaan niya lang na magsalita ang mga kasama niya. Hanggang sa matapos ang meeting ay puro oo lang ang ginawa ng binata. May mga nabigay naman siyang opinyon pero hanggang doon na lang yon. Pinapakisamahan na lang din siya ng mga kasama niya kasi siya ang kandidato sa pagka-SK chairman. Walang ganang lumabas ng venue si Mikel nang matapos na ang kanilang meeting. Ginutom lang ang binata. Kakaumay? Kung di lang talaga ako pinilit ni tatay na maging SK chairman eh, hindi ko naman ito gagawin eh. Sana nga matalo na lang ako eh. Sabi ni Mikel na naglalakad na silang dalawa ni Japs pa uwi. Paano kung manalo ka? Natatawang tanong ni Japs. Eh di nagkandaleche-leche na talaga yung buhay ko. Napapailing na lang si Mikel. Napatigil ang dalawa nang may isang lalaki ang humarang sa kanila. Hindi naman sila nakaramdam ng pagkailang sa lalaki dahil maayos naman ang kasuotan nito at mukhang malinis. Magandang araw sa inyo mga iho. Tanong ng lalaki na mukhang nasa edad 35 pa lang. Ano pong kailangan nyo? Si Japs na ang nagtanong. Gusto ko lang itanong kung kandidato kayo. Pareho kasi kayo ng suot eh. Nagkatinginan ng magkaibigan. Opo, bakit po? Eh, ano bang pangalan nyo? Siniko na ni Mikel si Japs na huwag kausapin ng lalaki. Ang kaso nga lang ay hindi yun nakatunog.
Ako po si Jobs Fernandez. Ito naman si Miguel Nolasco. Sagot ng binata. Tila nagningning ang mga mata ng lalaki nang marinig yon. Nolasco, ikaw ba yung anak ni Mang Sito na sinasabi nilang tatakbong SK chairman? Nag-aalalang sumagot ang binata. Opo, bakit niyo po kilala yung tatay ko? Sino po ba kayo? Salubong ang kilay na tanong ni Miguel. Tawagin niyo na lang akong Pastor Loloy. Kakilala ako ng tatay mo. Madalas kaming mag-usap. Sa katunayan, pauwi na ako matapos kaming mag-usap ng papa mo. Sabi ng pastor. Ganun po ba? Sige po, uuna na po kami. Wala po kaming time makipagkwentuhan eh. Sabi ni Miguel. Uy, maayos ka nga, pastor yun oh. Pabulong na wika ni Jobs na maglakad na sila. Kinawayan na lamang ni Jobs ang pastor bilang paggalang. Ngumiti lang din naman yon. Eh ano, hindi naman natin kilala yun. Sagot ni Miguel. Naglakad na lang ang dalawang pauwi at kalaunan ay nag-iba na rin ang landas. Pag-uwi ni Miguel, tinawag siya agad ng ama na si Sito na nakaupo sa kanilang hagdan habang umiinom ng alak. Bakit pa? Tanong ni Miguel. Makinig ka sa akin ha. Bukas, hapon, may pupuntang pastor dito. Ano bang pangalan nun? Lolong. Ay hindi, Loloy pala. Sumama ka sa kanya bukas ha. Bakit pa? Ano naman ang gagawin ko kasama siya? Tanong ng binata. Tumayo ang kanyang ama at sinuyod ang tingin ng paligid. Lumapit ito kay Miguel at saka nagsalita ng mahina. Tutulungan kanyang manalo. Yung mga tao sa simbahan at iba pa nilang kasama sa religion, hihikayatin nilang iboto ka. O di ba? Mas mapapadali ang pagkapanalo mo. Maraming kabataan ngayon ang miyembro ng religion nila. Sabik na sabik ang mukha ni Sito habang sinasabi yon sa anak. Sige pa. Hindi na nagawang kumontra ni Miguel. Alam niya kasi na kapag sinalungat niya ang ama ay malilintikan lamang siya. Anak, mananalo ka talaga dito. Kapag nangyari yun, magkakaroon na rin ako ng mata sa loob ng barangay. Yang si Kapitan Ingo, inalabas natin ang baho niyan. Dagdag pa ni Sito. Ngumiti na lamang ng pilit ang binata at saka pumasok ng kanilang bahay. Wala pa roon ang kanyang Kuya Rosano kaya dumiretso na lamang siya sa kanyang silid. Maagang natulog si Miguel noong gabing yon. Wala naman siyang gaanong ginawa ngunit pakiramdam niya ay pagod na pagod siya. Mga bandang alas 12 ng gabi ay naalimpungatan si Miguel. Naririnig niya kasing tila may mga tao sa kanilang sala. Bahagyang binuksan ni Miguel ang pinto ng kanyang silid. Pagsilip niya sa sala ay nakita niya ang kanyang ama. May mga kausap na kalalakihan na lahat ay nakasuot ng kulay itim na parang pangsakristan. Oh, sino na naman kaya yung mga ito? Bulong niya sa sarili. Hindi nagtagal ay nagtayuan na rin ang mga yon. Nakipagkamay na ang mga yon kay Mang Sito at nagpaalam na rin. Hinatid pa ng ama ni Miguel ang mga yon hanggang sa gate. Lumabas si Miguel at sinilip ang mga yon sa labas. Pagbalik naman ng kanyang ama ay agad niyang kinausap ito. Tay, sino yung mga yon? Tanong niya agad. Tila nagulat pa ang ama nang makita siya sa sala. Mga kasama sila ni Pastor Loloy. May pinag-usapan lang kami tungkol sa kampanya mo. Oh, sige, tutulog na ako. Sandali lang, tay. Huminto ang kanyang ama at tumingin sa kanya ng seryoso. Ano? Sigurado ka bang mabubuting tao yung mga yon? Nagsalubong ang kilay ng lalaki dahil sa tanong ni Miguel. Sira ulo ka ba? Aba, siyempre, mga taga-simbahan ng mga yon. Anong utak meron ka ba't bakit ka nagtatanong ng ganyan? Sabi ni Mang Sito.
Narinig kasi ni Kuya, kausap mo si Mang Alorde tungkol sa mga kulto. Iniisip ko lang baka kulto na pala yung kinakausap mo. Agad na nag-init ang ulo ng lalaki. Nilapitan nito si Mikel at tinawakan sa kwelyo. Anong tingin mo sa akin, tanga? Hindi marunong kumilatis ng tao. Manahimik ka lang, pwede. Ang gawin mo lang ay makinig sa akin at manalo para makapasok ng pamilya natin sa barangay uli. Naintindihan mo? Nanlilisik ang mga mata ni Mang Sito sa mga pagkakataon na yon. Bagay na mas lalong nakadagdag sa takot ni Mikel sa ama. Pagbitaw sa kanya ng lalaki ay umalis na rin ito. Naiwang pigil hininga si Mikel sa sala. Mabilis na lumipas ang mga araw. Wala namang espesyal na nangyari sa buhay ni Mikel. Sa katunayan, tinatamad siyang mangampan niya. Gusto na lamang niyang matalo. Gabi na nang umuwi siya ng bahay para lang sana magpahinga. Kampante si Mikel na hindi siya mananalo. Bukod kasi sa wala naman siyang gaanong kakilala sa barangay nila, mabibigat din na katapat ang kandidato ng kabilang partido. Kung ipagkukumpara, wala pa siya sa kalingkingan ng mga kalaban niya sa posisyon. Ay, sana talaga ayokong magdagdag ng responsibilidad, no? Ayokong manalo. Ay, akinis kasi si tatay. Kung bakit naging tatay ko pa to? Sinipa pa ni Mikel ang timba na nasa gilid ng hagdanan. Papasok na sana siya sa loob ng kanilang bahay nang dumating ang mga nakaitim na lalaki. Nilapitan ng mga ito ang binata. Nakaramdam naman ang pagkailangang lalaki. Sino po kayo? Tanong ni Mikel. Ngunit tahimik lang ang mga yun habang nasa harapan niya. Si tatay po bang hinahanap nyo? Nasa bilangan pa ng boto eh. Nagulat si Mikel nang makitang iniluhod ng mga lalaki ang kaliwang tuhod. Gusto sanang matawa ni Mikel, ngunit iba ang pumapasok sa isip niya. Binati siya ng tatlong nasa harapan niya. Ha? Hindi pa tapos ang butuhan, no? Dahang-dahang nagdangat ang tatlo ng kanilang ulo, ngumiti at saka muling nagsalita. Ikaw ang pinakabagong miyembro ng samahan. Tanggapin mo na ito bilang tanda na ikaw ay kabilang na sa amin. Inabot ng isang lalaking nakaitim ang isang kwintas. Ha? Kwintas? Nagtatakang tanong ni Mikel. Tinanggap niya ang kwintas at saka sinuri. Kapatid, kailangan mong magsaya. Dahil siguradong ikaw na rin ang magiging SK chairman kapag lumabas na ang resulta. Kinakabahan si Mikel sa kung paano siya ngitian ng mga ito. Teka, sandali. Sa pag-alis sa mga kalalakihan ay naiwang nakatayo si Mikel. Gulong-gulo siya. Masyadong mabagal magproseso ang utak niya sa oras na yon dahil sa dami ng kanyang iniisip. Dakong alas 9 ng gabi ay umuwi agad ng kanyang ama. Sobrang saya ni Mang Sito nang pumasok ito sa kanilang bahay. Tay, bakit? Tanong ni Mikel. Kahit alam niya na kung bakit ay hindi niya magawang maging masaya. Ha, anak! Ikaw ang nanalong SK! May pwesto ka na sa barangay! SK chairman ka na! Napaupo na lamang si Mikel sa gilid ng lamesa. Natulala siya sa ideyang may himala o dayaang nangyari. Alam niya kasi sa sarili niya na malabo na siyang manalo. Hindi kasi siya kilala ng mga tao. Wala siyang matinong plataforma. At higit sa lahat, ang tingin sa kanya ng mga tao ay isa lamang siyang tambay na walang silbi. Kaya napaka-imposible para kay Mikel na ipanalo ang halala na yon. Habang nagdiriwang ang kanyang ama, ay naalala niya ang tungkol kay Pastor Loloy.
nanginginig ang katawan niya sa kanyang naiisip. Hindi na siya nakapagpigil. Tinanong na niya si Mang Sito. Tay, sabihin niyo nga sa akin, si Mang Sito ba yung nagpanalo sa akin? Ang relihiyon nila? Tanong ng binata sa ama. Nakangiting lumapit sa kanya ang ama. Oh anak, sila nga. Sila ang tumulong sa'yo. Wika naman ni Mang Sito. Eh, kulto ba sila? Unti-unting nawala ang magandang ngiti sa mukha ni Mang Sito. Sapat na ang simpleng tanong na yon para sirain ang mood ng lalaki. Kanina kasi may dumating dito eh, mga nakaitim na parang sakristan. Binigyan nila ako ng kwintas. Tanda raw ng pagiging isa ko sa kanila. Eh, sabihin mo nga sa akin, Tay, bakit mo ako isinali sa kanila? Baka mga kulto si... Manahimik ka! Ginagawa ko ito para sa pangalan ng pamilya natin. Hindi ako papayag na gano'n na lang ako binagsak ng kalabang ko. Wala akong pakialam kung ano o sino pa ang tumulong sa iyo. Ang mahalaga sa akin ay unti-unti na tayong makabalik sa politika. Eh, bakit kasi hindi na lang ikaw ang tumakbo? Ikaw lang naman ang interesado sa politika eh. Isang malakas na sampalang natanggap ng binata na siyang nagpatahimik sa kanya. Nakaramdam ng pagkahilo ang lalaki, kung kaya't hindi to agad nakatugon sa ama. Anak lang kita, kung ano gusto ko para sa'yo, sundin mo. Kaya magmula bukas, gusto kong panghawakan mo ang pagiging SK chairman mo. Kasi kung hindi, masasaktan ka sa'kin. Padabog nitong binitiwan ang kwelyo ng binata at saka lumabas ng bahay. Naiyak na lamang si Mikel sa mga pagkakataon na yon. Wala siyang mapagsabihan ng sama ng loob dahil hindi pa nakakauwi ang kanyang kuya. Lumipas sa mga araw ay tuluyan nangang naupo bilang SK chairman ang binatang si Mikel. Marami ang tutol sa kanyang pagkapanalo. Naging misteryoso ang maraming boto sa kanya. Base kasi sa iba, wala silang kalam-alam kung bakit nila binoto si Mikel. Basta ang natatandaan lang daw nila ay may nagsabi sa kanilang si Mikel ang dapat na iboto. Sa kabila ng pagiging mahiwaga ng kanyang pagkapanalo, misteryoso ring hindi na umuwi ng bahay ang kuya ni Mikel na si Rosano. Oh, ikaw! Pumunta ka mamaya sa pagpupulong ha! Inaasahan ka ni Pastor Loloy mamaya! Sabi ni Mang Sito habang naglilinis ito ng sapatos. Tay, hindi ba kayo nag-aalala? Isang linggo nang walang paramdam si Kuya. Wala ba kayong balak na hanapin siya? Tanong ni Mikel. Bumuntong hininga si Mang Sito. Parang hindi mo naman kilala ang kapatid mo. Lagi naman ganyan yan noon pa eh. Uuwi yan kapag matapos na yung leave sa trabaho. Gumagala lang yon. Pero... iba ngayon. Hindi siya nagpaalam eh. Basta, Mikel. Pumunta ka mamaya, ha? May mahalagang pag-uusapan ng samahan. Lumabas na si Mang Sito ng bahay kaya hindi na rin nakapagsalita pa si Mikel. Ilang araw na niyang napapansin sa ama na parang ayaw nitong pinag-uusapan ng kanyang kuya. Masama na ang kutob niya pero hindi naman niya alam kung ano ang gagawin. Dahil sa pagkamis niya kay Rosano, pinuntahan na lamang nito ang kwarto ng lalaki. Bukas ang pinto nang dumating siya roon. Dinampot niya ang larawan ng kapatid at umupo sa kama. Nagtaka siya nang may maupuan siyang matigas na bagay. Pagkapa niya, ay nakita niya ang cellphone ni Rosano. Ha? Teka, ito yung bagong cellphone ni Kuya. Bakit niya iniwan dito? Mas lalong sumama na ang kutob niya. Pagtingin niya sa likuran ng pinto, naroon din ang paboritong bag ng lalaking si Rosano. Diyos ko, sana walang masamang nangyari sa kanya. Bulong na lamang niya sa sarili. Kinagabihan ay sinunod niya pa rin ang sinabi ng kanyang ama. Pinuntahan niya ang bahay ni Pastor Loloy kung saan gaganapin ang kanilang pagpupulong at Bible study. Siya na lamang ang hinihintay noong mga sandaling yon kaya nakaramdam siya ng hiya nang maupo sa tabi ng ama.
nagsimula ang meeting. Sa unang oras ay maayos pa ang takbo ng usapan. Tungkol yon sa pagpapasaayos ng kaisipan ng mga kabataan, hanggang sa dumako na ito sa pananampalataya. Mga kapatid, dahil isa ng galap na kasapi ang kamay natin sa politika na si Miguel, karapat dapat lang na ipakilala na natin kung sino talaga tayo. Nang sa ganun ay maibigay na rin natin ang nararapat na katungkulan ng samahan na ito. Nasa gitna si Pastor Loloy habang nagsasalita. Sinenyasan naman ni Mang Sito si Miguel para tumayo. Miguel, ikaw ay ang magsisilbing tagahulma ng kaisipan ng kabataan. Ang tungkulin mo ay ipakilala sa kanila kung sino ba talaga ang tunay na Panginoon. Sabi ni Pastor Loloy, sa isip-isip ni Miguel ay napakasimple lang naman pala ng gagawin niya. Madali lang naman sabihin na si Kristo at ang Diyos Ama ang Panginoon. Ngunit, hindi niya alam na iba pala ang naistukuyin ni Pastor Loloy. May idinikit ang isa sa mga miyembro na malaking larawan sa whiteboard. Larawan yon ng isang lalaki na may ulo ng kambing at may hawak na parang mahabang tungkod. Nanlaki ang mata ni Miguel sa mga sandaling yon. Nang tingnan niya ang kanyang ama, parang wala lang dito ang nangyayari. Tila ba matagal nang alam ni Mang Sito ang sistema sa tinatawag nilang relihiyon. Miguel, nakita mo yan. Yan ang Panginoon natin. Pabulong pa niya sabi ni Mang Sito. Hindi nakasagot ang binata. Sapat na ang mga nakikita niya para sabing hindi relihiyon ang kinabibilangan nilang mag-ama. Biglang tumayo si Miguel. Nagulat ang lahat ng hampasin niya ang lamesa ng malakas. Malaking kalokohan! Hindi relihiyon ito! Kulto kayo! Galit niyang sigaw. Nakangiting lumapit sa kanya si Pastor Loloy at nagsalita. Kulto nga ito. Ano naman ngayon? Tahasan itong sabi. Lalong nakaramdam ng galit si Miguel sa kanyang kalooban. Samantala, pilit naman siyang sinisenyasan ng kanyang ama na umupo. Hindi! Mga immoral! Tumakbo palabas ng venue ang binata. Hinabol naman siya kaagad ng kanyang ama. Nang maabutan siya, ay agad siya nitong hinawakan sa damit. Ano sa tingin mo ang ginawa mo? Nababaliw ka na ba? Bakit nagpapakita ka ng kabastusan sa harap ng mga kasamaan natin? At lalo na kay Pastor Loloy, ha? Pinapahiya mo ko! Nagkikiskisa ng bagang ng kanyang ama sa sobrang galit. Ay, bulag ka ba? Mga kulto sila! Ano bang mahirap intindihin dun? O ano naman kung kulto? Mas malaki pa nga ang naitutulong nila sa mga tao eh. Pinapanalo ka nila sa laban. Lahat ng katapat mo, taob! Tapos sa susunod na araw, ilalabas na rin nila ang baho ng kapitan natin. Tapos ako na ulit ang upo. Ikaw ang bulag! Hindi mo nakikita ang maganda nilang ginagawa! Sinapak ni Mang Sito ang kanyang anak na sa pag-aakalang magigising yun sa katotohanan. Agad na dumugo ang labi ng binata. Dahil doon, mas lalo lang nagkaroon ng dahilan si Miguel para sumalungat sa ama. Mali ito! Hindi ako papayag! Isisiwalat ko ang madilim na sikreto ni Pastor Loloy! Kasama ka na ron, tay! Mabilis na tumakbo paalis ang binata. Pinuntahan niya ang kaibigang si Japs. Sa kanilang partido, si Japs lang ang hindi pinalad na manalo. Pre, may pagtatapat ako sa'yo. Sabi ni Miguel nang makita na nito ang binata sa tapat ng bahay. Nakangiting tumingin si Japs. Ano? Crush mo ako, ano? Sabi nito ng pabiro. Hindi. Hindi yung Brad. Eh ano? Huwag kang maglala sa akin, oh. Ayos lang naman ako kahit hindi ako nanalo. No problem. Sabi ko, may ipagtatapat ako. Alam mo ba kung bakit ako nanalo? Pare, may kultong sumuporta sa akin. Mga kulto.
Sila Pastor Loloy, kulto, hindi sila totoong relihiyon. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Jobs. Napaisip din ito sa narinig. Pre, paano kulto? Pre, yung tatay ko kasi nakipagkasundo kay Pastor Loloy. Hindi ko alam pero nagawa nilang ipanalo ko. Tapos nalaman ko, ibang sinasamba nila. Balak pa nilang lasunin ang isip ng kabataan gamit ang posisyon ko. Kaya pala, hindi matandaan ng pinsan ko kung bakit kanya binoto eh. Di ba galit na galit sa'yo yun? Baka sila ang may kagagawa nun. Dagdag naman ni Jobs. Pre, kailangan may gawin tayo. Wika ni Mikel. Eh anong gagawin natin? Sabi mo nga, kulto yung mga yan. Tapos kasali pa yung tatay mo. Basta, kailangan natin puntahan si Kapitan. Ipagtatapat ko sa kanya lahat. Pati ang planong pagpapatalsik sa kanya ni tatay. Tara, samaan mo ko. Nauna nang tumakbo si Mikel. Sumunod naman sa kanya ang kaibigang si Jobs. Pareho silang kinakabahan pero buo ang loob nila. Hindi papayag si Mikel na maghari ang masamang hangarin ng kanyang ama na lulong na sa politika. Pagdating nila sa barangay, wala na si Kapitan. Magulo ang barangay. Nakandusay mga tanod sa labas. Isa lang ang inabutan nilang buhay doon, ang sekretarya. Takot na takot at nanginginig. Base sa sekretarya, may pumasok na mga lalaking nakaitim at nakatakip ng kulay itim na tela ang ulo. Pinagtatataga ng itaka mga tanod. Pagkatapos ay kinaladkad naman paalis ang kanilang kapitan. Wala nang sinayang na pagkakataon ng magkaibigan. Inalis nila ang sekretarya doon at dinala sa mga pulis. Nagbigay ng salaysay ang sekretarya. Nangako ang mga pulis na iimbestigahan ang nangyari. Kinabukasan na nagpunta ang mga pulis. Hindi maintindihan ni Mikel pero palagay niya sinadya yun ng mga pulis para magalaw na ang mga bangkay. Ang sabi ng mga imbestigador, mga rebelde daw ang nagmasaker at dumukot sa kapitan. Pagkatapos noon ay parang wala lang na umalis ang mga pulis. Dahil doon, nagkaroon na ng ideya si Mikel na baka pati mga pulis ay membro din ng kulto ni Pastor Loloy. Nanlulumo si Mikel. Hindi na niya alam kung sino ang hihingan niya ng tulong. Nagpasya siya na umuwi na lamang muna sa kanila. Ganon din naman si Jobs. Pagdating nila sa kanila, inabutan niya si Mangsito na kalmadong umiinom ng kape sa lamesa. Nagbabasa lang ito ng dyaryo. Maaliwala sa mukha ng kanyang ama nung umagang yun. Ah, di ka natulog? Sabi ng ama na sa dyaryo pa rin nakatingin. Hindi sumagot si Mikel. Wala siyang masabi. Kinakabahan siya na baka malintikan na naman siya sa ama kapag may mali siyang nasabi. Mikel, baka sa susunod na mga araw eh, tayo na ang mamamalakad ng barangay na ito. Ihanda mo ang sarili mo kasi marami tayong babaguhin. Makakabalik ka na po ba bilang kapitan, tay? Tumango ang lalaking si Sito. Anong ginawa niyo kay kapitan? Seryosong tanong ni Mikel. Humigop ng kape ang matanda at nagtaas ng kilay nang tumingin sa kanya. Eh di ba kinuha nga siya ng rebelde? Nagsarado ang kamao ng binata. Hindi siya naniniwala doon. Tay, alam kong may ginawa kayo. Kahit nga yata mga pulis kasabot ninyo eh. Ganun ba talaga kalakas ang impluensya ng kulto ninyo? Medyo tumaas na ang tinig ni Mikel sa mga sandaling yon. Ngumiti ng nakaloloko ang lalaki. Tiniklop nito ang binabasang dyaryo. Sa katunayan, hindi ko rin naman talaga alam eh. Naalaman ko lang itong nakaraan na may ganun palang samahan. Kaya yun, pinatos ko na. Yun na lang ang paraan para maibalik sa akin ang posisyon ko. Kaswal lang ang pagkakasabi ni Mangsito. Hindi to makitaan ng kahit na anong pag-aalinlangan
at konsensya. Napailing na lamang si Mikel. Hindi na niya kilala ang kanyang ama. Talagang tuluyan na itong nilamon ng politika. Mikel, pumunta ka mamayang gabi sa bahay ni Pastor Loloy. Uling sabi ko na ito sa iyo, ha? Kapag sumuway ka pa, pasensyaan tayo. Kahit na anak kita, hindi ako magdadalo ang isip na kalimutan ka kung makakahadlang ka sa gusto ko. Naintindihan mo ba yan? Ramdam ang pagiging maangas at maotoridad sa tinig ng kanyang ama. Hindi na nakasabat si Mikel. Pinagmasdan na lang niya ang ama na naglakad patungo sa kanilang bakuran. Bumuntong hininga na lamang ang binata. Kung naroon lang sana ang kanyang kuya, may mapaglalabasan sana siya ng mga hinaing niya. Kaso, wala. Ilang araw na yung hindi umuwi. Nag-aalala na nga rin siya. Ang kaso, hindi niya alam kung saan hahanapin. Mabilis na lumipas ang mga oras. Nag-ayos si Mikel sa sarili. Kahit labag sa kanyang kalooban, napilitan na lang siyang sumunod sa sinasabi ni Mang Sito. Isa pa, gusto niya rin kumalap ng impormasyon. Nang sa ganon, may ibabala siya kapag nagkaroon ng pagkakataon makapagsumbong sa bayan. Pagdating niya sa bahay ni Pastor Loloy, lahat ay nakaitim. Siya lang ang bukod tanging nakaputi roon. Maraming tao sa bakuran. Palagay ni Mikel ay may gaganapin na namang pagpupulong. Maya-maya, nakita siya ni Pastor Loloy. Lumapit sa kanya ang matanda. Nakangiti itong nakipagkamay sa kanya. Kapatid, nagbalik ka. Salamat naman at nahimasmasan ka na. Hindi pa naman nagsisimula ang event kaya pwede ba na sumama ka muna sa akin? Sabi ni Pastor Loloy sa mababang tinig. Po, saan po tayo pupunta? Masungit at iritado namang sagot ni Mikel. May ipapakita lamang ako sa iyo, baka sakaling may matutunan ka. Sabi ng matanda. Sumunod si Mikel. Pumasok siya sa malaking bahay ng pastor. Dinala siya ni Pastor Loloy sa isang silid. Tinulak ng pastor pakaliwa ang kabinet. Namangha si Mikel nang bumungad ang isang pinto. Pagbukas ng pinto ay may hagdanan pababa. Kulay pula ang ilaw sa hagdanan na siyang nakakadagdag sa kaba ni Mikel. Mikel, since ikaw ang SK chairman, ikaw ang huhulma sa kabataan. Bilang pastor, gusto ko na turuan mo rin sila ng salita ng Diyos. Pagbaba nila sa dulong baitang ay huminto si Mikel. Kung maliwanag lamang doon ay makikita ang matalim niyang tingin. Salita ng Diyos o salita ng demonyo? Sarkastikong tanong ni Mikel. Tumawa ng mahina si Pastor Loloy. Hindi ako tanga at hindi rin ako bulag. Alam ko na hindi si Jesus ang sinasamba ninyo. Sumeryoso rin ang mukha na matanda. Alam ko namang hindi ka inutil, Mikel. Matalino kang bata. Kaya nga dapat, alam mo kung saan ka napapanig. Mikel, hindi ka kayang isalba ng pinaniniwalaan mong Diyos. Kami ang kasama mo sa tagumpay. Kami ang tutulong sa iyo para pamunuan ang barangay na ito. Ngumisi na lamang si Mikel. Hindi na siya nagsalita dahil ayaw na niyang makarinig pa ng mga kabulukang galing sa pastor. Sa kanilang paglalakad ay may narating silang isa pang silid. Sa silid na iyon ay nakita ni Mikel ang kanilang kapitan. Maraming pasa sa katawan. Namamaga ang muka at higit sa lahat ay bulag na. Tulungan mo kami! Napalingon si Mikel sa gilid nang marinig ang boses ng babae. Mahina na ang tinig nito. Nanlalantang gulay na.
Alay ang dalawang yan para mamaya. Kailangan yung dalawa ng tatay mo ang mga yan para sa inyong opisyal na pagbibinyag. Akala ni Michaela yun na ang pinaka nakasusuklam niyang makikita. Ngunit hindi pa pala. Kaunting lakad lang nila ay nadaanan naman nila ang isang silid na lumang-luma na rin. Higit na mas mabaho yung kesa sa silid ng dalawang bihag. Nang lumingon si Michael sa gilid, nakita niya ang kanyang kapatid na si Rosano. Nakatali sa haligi ng bahay habang natutulog. Ha? Bakit nandiyan ang kuya ko? Anong ginawa niyo sa kanya? Sa puntong yun ay nagalit na talaga si Miguel. Oo, kalma. Kalma lang, bata. Bakit hindi mo tanungin ang tatay mo? Siya ang nagdala niyan dito kapalit ng ginawa namin sa barangay. Sa narinig na yun ni Miguel ay hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Mabilis siyang humarap kay Pastor Loloy. Sinuntok niya ng malakas ang matanda sa muka. Sunod-sunod, kaya't agad na bumalagta si Pastor Loloy habang dumudugo ang ilong at bibig. Sa ginawang yun ni Michaela ay alam niyang mas lalong nalagay sa alanganin ang buhay niya. Maraming nakapalibot na miyembro ng kulto sa lugar na yon. Maging sa kinalalagyan nila mismo. Nagkataon lang na pinalabas sa mga yon ni Pastor Loloy. Tulog ang matanda. Nagamit ni Michaela ang pinag-aralan niya sa boxing. Wala siyang sinayang na pagkakataon. Agad niyang binasag ang boteng nadampot sa gilid. Nagising si Rosano dahil sa ginawa niya. Gulat na gulat at hindi makapaniwala. Gamit ang bubog, pinutol niya ang lubid na gumagapos sa kuya niya. Dali kuya, tatakas tayo! Michael, si tatay, natatakot ako kay tatay. Member siya ng kulto. Papatayin niya tayo. Bakas na bakas ang trauma sa mukha ni Rosano. Tatakas tayo kuya. Hindi ka na niya masasaktan ulit. Ang kailangan mong gawin ay kumalma. Humingang malalim. Basta, ianda mo sarili mo. Aalis na tayo. Tumangon na lang si Rosano. Nang matanggal na ni Michael ang lubid, naisipan niyang iligtas din ang kapitan at ang babaeng kasama nito sa silid. Ang kaso, may mga dumating ng mga lalaking nakaitim. Nang makita ng mga yun na nakabulagta ang pastor, hinabol ng mga ito ang magkapatid. Walang ideya ang dalawa kung saan ang labasan. Basta, tinumbok na lang nila ang daan na dinadaanan nila. Kalaunan, tumago sila sa ilalim na ng tulay. Palagay ni Michael, lagusan yun ng mga kulto o kaya naman ay doon nila dinadaan ang mga dinudukot nila para sa pag-aalay. Umakyat ang magkapatid sa tulay. Nang nasa kalsada na sila ay nakita nilang nakasunod pa rin ang mga kulto. Bilis mo kuya! Bilis! Sigaw niya sa kapatid na iika-ikang tumatakbo. Mauna ka na. Hindi ko na kaya. Bumubuka na yung sugat ko sa binti. Dali! Mauna ka na! Sigaw naman ni Rosano. Hindi pumayag si Michael. Binalikan niya ang kuya niya at inakay. Malapit na silang mawalan ng pag-asa sa mga sandaling yun. Mabuti na lang ay may sasakyan na huminto sa gilid nila. Pagbukas ng pinto ay bumungad doon si Japs. Sakay na, dali, bilis! Buong pagsisikap na inalalayan ni Michael ang kuya niya papasok ng sasakyan. Bago pa makalapit ang mga kulto, ay nakandar na rin sila. Nung mga oras na yon, parang hulog ng langit ang pagdating ni Japs at ng ama nito na siyang nagmamaneho. Kung hindi dahil sa dalawa, ay malamang napagpiesta na sila ng matatalim na itak ng mga humahabol sa kanila. Nakahinga ng maluwag si Michael at Rosano. Ligtas na kayo, pre. Sabi ni Japs. Dumaan ang ilang minutong biyahe. Natanaw nila na may mga pulis na nakaharang sa daan. Checkpoint pala nung mga oras na yon. Bumaba si Japs at ang ama nito para kausapin ang mga pulis.
Maya-maya lang, napansin na lang ni Mikel na tumingin si Jap sa kanila. Nakakaloko ang ngiti ng kanyang kaibigan. Ngiti na nagdulot ng kaba kay Mikel. Nagulat na lang si Mikel nang kaladkarin sila palabas ng mga pulis. Habang si Jabs at ang ama nito ay pinapanood lamang sila. Jabs, ano ibig sabihin nito? Nauutal na tanong ni Mikel. Pre, pasensya na ha. Kailangan kitang isuplong para payagan na nila ako makasali, pre. Sabay na tayong bibinyagan. Sabi ni Jabs sa kanya. Hindi makapaniwala si Mikel na magagawa siyang traidorin ng kanyang kaibigan. Gusto niyang sunggaban si Jabs ngunit masyadong maigpit ang pagkakahawak sa kanya ng dalawang lalaki. Walang iya ka! Pati ba naman ikaw? Tuluyan ang nawalan ng malay si Mikel nang makaramdam siya ng matigas na bagay na pumalo sa kanyang batok. Nagising siya dahil sa masangsang na amoy. Nakakaramdam din siya ng lamig. May mga ingay sa paligid. Ang sasaya nila. Nang imulat niya ang tuluyan ng mga mata, napagtanto niya na nakalublob pala siya sa tubig na kulay pula. Kasama niya sa malaking planggana ang kanyang ama at ang kaibigang si Japs. Nanlilisik ang mata ng dalawa. Parang nababaliw sa sobrang kaligayahan. Naiyak na lamang si Mikel. Hindi niya matanggap na humantong lang ang lahat sa ganun. Wala siyang nagawa para pigilan ang masamang hangarin ni Pastor Loloy sa kanilang barangay. Nagsisisi siya na sana sa una pa lang hindi na siya nagtiwala sa mga nakapaligid sa kanya. Natapos ang gabing yun at tuluyan ang nabinyagan si Mikel bilang isang ganap na miyembro. Tulala si Mikel, balisa. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang ama habang kinakausap sila ni Pastor Loloy. May pumasok na masamang ideya sa utak ni Mikel. Hinugot niya ang itak na nasa tagiliran ng lalaking nagbabantay sa kanya. Walang ano-ano'y pinagtatataga ni Mikel ang lalaki. Ang kanyang ama, ang kanyang kaibigang si Japs at sa huli ay si Pastor Loloy. Ginawa niyang baboy ang mga yun. Walang kaalam-alam ang mga tao sa labas na nagbabahana ng dugo sa silid na yun. Sama-sama tayo sa impyerno! Tumatawang sabi ni Mikel at saka sapilitang itinarak ang matalim at matulis na itak sa kanyang tiyan. Nakangiting bumagsak si Mikel sa sahig. Masaya siyang namatay. Dahil ang mahalaga na lang sa kanya ay maputol ang nagsisilbing sungay ng kulto sa kanilang barangay. Hanggang sa kamatayan, alam niya na kahit papaano, nagawa niya ang tungkulin bilang SK chairman na protektahan ang kaisipan ng kabataan. Wakas!